ito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang isyu. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Inihahandog ng DZRJ, 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso! Ocho Diretso! Magandang hapon po. Pasok na tayo sa 8 Derecho, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Joey Falcon. At ako naman po si Bernard Tan. Marami tayong mga pag-uusapan ngayon. At kung tayo po ay papalarin, mamaya ay makakapanayam natin ang bagong Presidential Advisor on Economic Affairs and Information Technology Communication, si Honorable Undersecretary RJ Ramon Jacinto. Ramon Jacinto. Kilala po bilang RJ, isang musician, businessman, at siya pong humahawak ng legendary radio station, ang DZRJ. Pero naghahanapan pa po ngayon kung saan napunta yung 6 o mahigit na 6 na bilyong pisong pondo ng 4P. Ayon po sa COA, sa Commission on Audit, hindi pa rin hanggang ngayon nali-liquidate ito. Hindi pa naman. Saan kaya ito dinala? Noong nakalipas na administrasyon. Malaki-laki ito, ha? 6 na bilyong mahigit. Malaki. Kasi meron ka pa sa PAGCOR na 24 billion din. Oo. Aba, puro billion ang usapan ngayon, ha? Puro B. Dati daan-daan lang, eh. Ngayon, billion-billion na. Billion-billion. Noon, dati daang million. Pagkatapos, million. Ngayon, billion na. Minakawala raw hitman. Oo nga. Sabi nga. Pinawalan sa National Bilibid Prison na target daw si Bato. Ayan. Kaya sabi ni Bato, kailangang maunahan natin ito. Aha. Dahil pagka ito hindi natin naunahan, baka tayo ang mahunan. At eto na po, mga kaibigan, ang kanyang, tatawagin natin itong honorable na dahil undersecretary ito, eh. Yusek. Si Yusek Ramon Jacinto. Magandang hapon po, RJ. Magandang hapon sa inyo lahat. Hindi ko malaman kung ang tatawag namin, kung RJ, kung boss, kung Yusek. Salamat sa inyo, salamat. Opo, ano po ang naramdaman ninyo nang kayo'y hirangin bilang Yusek ng ating Pangulong Rodrigo Duterte? Siyempre, natutuwa ako dahil Duterte, in my estimation, will become the best president we ever had in the Philippines. So, kung makakatulong ako sa kanya, it's a privilege and honor for me. At kayo'y nakatulong nga ng panahon ng kampanya. Kayo halos ang gumagawa ng mga editorial at nung jingle na upakan mo na. Para po hindi, nagkasundo kami ni Duterte nung kampanya siya doon sa kanyang program. Even before he declared that he was running for president, nagkasundo na kami kung anong dapat gawin sa Pilipinas, para sa Pilipinas, opo, para bumuti ang Pilipinas. Opo. So nagka-vibes ba kami? Ganun na sa, you know, nag-click kami sa
hangarin namin para sa bayan. Dahil kami, dahil ako, na-exile na ako ng 14 and a half years. Kinansila ni Marcos yung passport ko. Siyempre, minahal ko yung bayan ko. Hindi ko mabalikan, mas lalo ko minahal. Tama po. Sa inyong kapahintulutan, RJ, medyo bibigyan ko lang ng konting background yung ating mga tagapakinig kaugnay sa inyo dahil baka yung iba hindi pa kayo kilala. Si RJ Jacinto po isang musikero, radio jockey, TV host at negosyante, kilala bilang RJ Jacinto. Siya po ang chairman at may-ari ng Pilipinas Rock and Roll Radio Station na DZRJ sa ilalim ng Radyo Broadcasting Network na itinayo noong 1963. Siya rin ang presidente ng Jacinto Iron and Steel Ship Corporation. Nag-aral po siya sa Ateneo de Manila, nagtapos ng may karangalan o honors economic, at pagkatapos ay nag-aral ng law sa University of Santo Tomas habang siya nagkatrabaho sa ilalim ng kumpanya ng kanyang ama sa Iligan Integrated Steel Mills Incorporated. At sa edad po na 15 anyos ay itinatag niya ang RJ Jacinto, ang kauna-una ng RJ Enterprises. Ito po yung kanyang unang entrepreneurship. At sa kauna-una ng pagkakataon din nagpakilala sa Multirock Record sa bansa. Na nagustuhan naman tinangkilik ng mga recording artists at advertising agencies ng mga panahon yun. Makalipas po ang 2 taon, pinagsumikapan din ni RJ na itayo ang isang radio station na magiging isang alamat sa larangan ng Philippine Broadcasting Industry, ang DZRJ. Sa pamamagitan po ng mga estudyante mula sa Jacinto High School class, ipinakilala ng radio station ang alternative music sa mga kabataang Pilipino, kagaya po ng pagpapatugtog ng mga awiting rock legend tulad ng The Beatles, The Ventures, and The Beach Boys. Nagtayo po siya ng isang station, ang DZUW, kaya nga lang medyo na-depunk na po ito. Pero nung panahon po ng Raymond Marcos, siya ay napatapon sa Estados Unidos, inumpiska ang kanilang mga ari-arian pati ng negosyo, at ang ilang executive ng kumpanya ay nakulong ng walang kasong isinampa. Pero sa gitna po ng kanyang exile sa Amerika, ay nakagawa siya ng 2 kanta, ang title, Muli at Huwag Hayaang Pumunta, na inailusot nila dito sa Pilipinas, napadugtog sa airlines, at umani po ng mga papuri. Marso 5, 1986, pagkatapos ng EDSA Revolution, nasa uli po sa kanila ang kanilang mga ari-arian, hanggang sa makapagtayo na siya ng RJ Bistro na nagmula sa isang maliit na ikangay lugar hanggang sa ngayon po nasa Dusit Hotel na. 10 RJ Guitar Center din ang kanyang naitayo hanggang sa kasalukuyan. So si RJ Jacinto, businessman, disc jockey, rocker, at ngayon po ay undersecretary. Parang na ang bilis ng ang bilis ng pag-asenso, ano po? Hello, mate. Ano ulit ang inyong question? Medyo choppy kasi yung matama kasi yung cellphone. Sabi ko, mula sa pakiulit lang. Mula po sa pagiging rocker, disc jockey, at television. Ngayon po, USEC na kayo. So, ano po ang inyong mga unang-unang gagawin sakaling nga kayo ay manungkulan na? Well, ang ipo-focus ko yung pagtatayo ng business island sa Pilipinas. Mm-hmm. Na parang meron tayong Hong Kong or Singapore. Uh-huh. Na tatayuan ng mga multinational. Mm-hmm. ng mga negosyo nila. Para sila na mag-design, sila na gumawa ng rules nila. They will govern themselves. We will lease an island to the big businessmen, to the international business. Sir, lease an island, tapos nun, kukuha tayo ng renta sa kanila. Sir, bali... So, para bang Clarksville na hiwalay sa atin na malaki-malaki. Bukod pa ito sa business center dyan sa mga pag-alabi nyo, di ba? May business center na riyan. Magtatayo pa tayo ng business sa mga isla. Ng business? Oho. Sir,
Sir, bali, yan pong binabanggit ninyo, parang ito po pala yung napag-usapan nyo ni President Duterte dahil nabanggit niya po ito nung kanyang campaign. Ano po? Tama po ba? Correct. Dahil part of his program ito, so I have to help him implement it. Yes, sir. Tapos, sir, tanong ko lang po, bali, which department po kayo, bali, connected? Sir, kasi ito pong inassign sa inyo is lumalabas Economic Presidential Advisor on Economic Affairs and Information Technology Communications. So, is this... Diretso ako sa Presidente, diretso ang reporting ko sa kanya. Pero ang rank ko, USEC lang. Opa. Pero sir, hindi po ito connected sa, let's say, sa Department of Finance or Trade? O di kaya sa... Siguro pag mayroong mga cabinet meeting, kasama lang ako doon sa cluster siguro ng finance. Apo. Pati po siguro sir dun sa bagong Department of Information, Communication and Technology. Baka sumali din ako dun sa cluster na yun. Sa Information Technology. Tama po. Pero hindi naman ako secretary, USEC lang naman ako. USEC, At saka advisor lang, wala man akong portfolio talaga na. Malaki. Bali, directly to the president. Direct to the president kasi ang ipo-focus ko yung steel mill at saka yung business island. So yung business island dati yun ang parang magiging style Hong Kong, nandun lahat pati casino. Kasi yung mga factories dapat hindi na tayo kailangan magbiyahe para makapaglagay lang ng pagkain sa mesa ng pamilya natin. Maghihiwalay pa tayo, magbiyahe pa tayo. So, ang inisip namin ng Presidente, the best is, magtaya ng mga factory, mag-industrialize ang bayan natin. Para meron tatakbuhan yung mga OFW natin. Para hindi na kailangan lumabas ng bayan, dito na magtrabaho. At saka, sir, mag-generate din po ng investment kasi parang magiging parang ang Hong Kong at Singapore yan lumalabas. Correct. At pag tinayo nila yan, bubuom ang buong Pilipinas. Tama po. Pati trabaho, dadami. Kasi lahat ng, when they build the island, lahat isosource nila dito mga materials, mga labor, lahat. Tapos pag marami na silang factory doon, i-hire nila Filipino labor. Filipino labor ang hire nila. Tapos sir, marami tayong mga isla, wala namang ginagawa masyado. At marami naman tayo na pwede magtrabaho, na wala rin trabaho. Tama po. So ideal talaga yung business island na sila na mismo, yung mga multinational, malaking kumpanya, sila mismo magbi-design, sila magbi-build. Sila kasi alam naman nila kung ano kailangan nila, hindi naman natin alam yun eh. Opo. May alam eh. Malaking boom ito. Bali, sir, na-mention niyo po kanina yung about dun sa steel. Bali, di ba marami po atang gagawin tayo na more or less mga train, na mga bago train. Yung po bang steel natin is capable na locally na natin gawin siya? Kasi ngayon, ini-import natin yung finished product na ini-import natin, sineshape lang natin yung mga yan. Ngayon, tayo mismo ang gagawa nung ini-import natin. Opo. Tayo magluluto ng bakal natin, tayo magro-roll, tayo magsusupply. Ngayon, kung isipin nyo, wala pang ginagawang motor ng Pilipinas. Wala pang motor na made in the Philippines. Opo. Wala tayong machinery na ginagawa dito. Tama po. Pati pa ako, ini-import natin. Tama po, sir. Yung mga motor, assembly lang dito. Itong bakal ang mag-breed ng maraming industry dito, maraming factory. Tama po, kasi po, lahat na po ng construction, like kung gagawin po yung island na parang Hong Kong at Singapore, mga infrastructure. Pati mga highway, bakal yan. Mga expressway, bakal yan. Bakal din, yung nasa loob ng semento. Opo. Bakal na may semento. Lahat siya may bakal. Secretary, kayo ay nasa Economic Affairs and Information Technology Communication. Sakop po ba ninyo itong ating mga telcos dito? Mr. RJ? Naputol yata. Naputol yata. Naputol, sir.
O sige, sige. Pakitayal ulit. Naputol siya. Basta tinatanong natin yung communication, napuputol. Sakto nga naman, ano? Sandali po lamang, Mr. RJ, at naputol yung linya ng communication natin. Ay, tatanong ko nga, communication, bigla naman naputol. Pero maganda plano niya. Sa kanya pala narinig, kumbaga, nung sa kampanya ni Presidente Duterte dati, eh nabanggit na niya po na maggagawa ng isla na kasing kumbaga kahalintulad ng Hong Kong at Singapore na doon ay magkakaroon na ng mga kalakal at mga industriya. Chairman na lang daw itawag natin. Ayun. At lumalabas si doon natin narinig sa kampanya at, talagang mukhang ang brainchild nito si Chairman RJ Jacinto. Chairman, magandang hapon po ulit. Naputol tayo. Itatanong ko sana sa inyo kung sagot din ninyo bilang Advisor on Economic Affairs and Information Technology Communications yung ating mga telcos. Hindi kasi ang titingnan ko how to help the small investor enter into the internet business. Ayun, para yung mga wala sa probinsya, yung mga nasa baryo, pwede silang mag-alok ng wifi dapat dun eh. Opo. Kaya na ngayon, yung mga rules and regulations ngayon, kailangan mo ng congressional franchise para bumili ka lang ng makina na bumili ka lang ng radio na magka-transmit ng internet. Kailangan mo pa ng congressional franchise. Dapat mawala yung mga ganung regulation. At saka Chairman, sa takbo ng ating internet ngayon na napakahina, ang anumang negosyo may kaugnayan sa internet, tila bumabagal. So ang gusto mo mangyari sana, maski maliit na negosyante ka, pwede ka mang pumasok sa internet business. Tama po, sir. Parang SMEs na po. Just to augment yung dalawang malaking telco. Opo. Kailangan lang siguro palakasin. Magtulong-tulong silang dalawa. Kasi ngayon, yung mga malaking telco, pag medyo malayo na yung baryo, wala na sila eh. Wala na nga po pagka ganun. Wala na signal, hindi na makabot yung signal. At saka yun, through the internet, pwede mag-distance learning. Tuturuan natin sa malayo at magtuturo tayo ng mga lesson galing sa Manila. Distance learning through the internet. Kumbaga, exchange of ideas na rin lumalabas. Pero habang kayo ay presidential advisor, chairman, tuloy pa rin yung inyong music industry o inyong pagiging musician? Dahil ako advisor lang naman ako. Hindi naman ako full-time. Palagi nasa Malacañang. Sir, isa pa po. Since music is your passion po, sir, will you continue and even take to greater heights the promotion of the music industry? And then at the same time, yung manufacturing po at exportation ng ating mga musical instruments? Ngayon lang mayroon na kami sinusuportan 200 trabahador doon sa Pampanga na gumagawa ng RJ guitar, no? We sell about 3,000 guitars a month. Nag-i-export na rin po tayo? Yung export hindi pa natin kaya dahil dito lang kulang. So manpower ang kailangan. Ang gagawin ko maglalagay ako ng mga makina sa Pampanga para mas mabilis ang production nila. Hindi na mano-mano. Para makapag-export. At makilala lalo yung mga guitar. Actually, meron ako isang kumpanya na may investment ako doon sa Cavite. Nag-export na kami sa Japan. Pero mga mamahal na gitara, mamahalin. Saan po sa Cavite? Owned by Japanese. Nasa Dasmariñas, Cavite, doon sa Pesa doon. Gumagawa ng talagang mga magagandang gitara na electric guitar na mas maganda pa sa Fender. Na ina-export sa Japan yon. Ina-export sa Japan. Meron ako investment doon. So later on siguro, baka makagawa rin tayo ng mas murang gitara na ma-export natin. Parang ginagawa ng China yon. Ayan. At kung matutuloy ito sinasabi ninyong business island, pwede rin tayo makapagtayo ron ng brands na paglalagyan natin o pagkakaroon ng showroom ng mga gitara nyo. Pwede rin. Pero ang importante magkaroon ng trabaho dito. Yun na po.
At sa hindi na kailangan mahiwalay sa pamilya na, tumalis pa. Oh, tama, para po. Nandito lang sa Pilipinas, hindi na lumalayo yung mga values. Akala mo, we can't even enjoy our own country. Tama po, sir. Kailangan tayo humiwalay sa pamilya para makapaglagay lang ng pagkain sa mesa natin. Hindi dapat yun. Hindi dapat yun. Kailangan talaga mag-industrialize tayo. May timetable na ba kayo kaugnay dito, Chairman? May ano? Timetable? Oo. Yung sa doon sa business island, siguro mga isang taon yan, pipili lang kami ng kung ano dapat ng island at saka ayos namin ng mga rules. Mm-hmm. Mga rules na kailangan, lahat. Siguro, kung ano, baka ba after 1 year, pwede na mag-start yung ano, construction ng island na yun. Ay, maganda naman. Kompleto yan. Dali may shipping dock at saka may airports. Oo. Oh, so, sila na mismo magtatayo ng lahat na kailangan nila. Okay. Kasi yung mga mayayaman ng nasyon, ang kailangan lang naman ng lupa at paper. Mm-hmm. Tama po. Tayo nun eh. Tama po, sir. Chairman. Okay. Huling, thank you. Huling mensahe nyo. Huling mensahe nyo sa ating mga kababayan. Sa lahat ng nagko-congratulate sa akin, nagpapasalamat ako. Pero ako naman siguro, wala naman akong sweldo dito. Gusto ko lang tumulong talaga sa ating great leader, Rodney Duterte. Talagang kumbisido ako. Talagang sincerong tao ito na. Talagang dapat natin supporta him because sinasabi nga niya, the change will come from not just from him. Tayo kailangan natin, isipin natin, ayusin natin lahat ang bayan natin. Ultimo sa barangay, kung merong hindi tamang palaka doon, isumbong niya sa DCRJ para makasabi natin. Ay, siyempre. Isumbong niya lahat sa DCRJ, makakabot sa presidente yan. At hindi lang sumbong, mag-suggest kayo ng positive way on how to improve your own country. Kaya maghanap ng solusyon din. Hindi lang ang presidente, maghanap kayo ng solusyon kung paano mabuti. Maging bahagi tayo ng pagbabago. Maging kaisa tayo ng pagbabago. Okay, Chairman. Pagkagaling sa atin yung pagbabago. Thank you very much. Ha? Okay, Chairman, maraming pong salamat. Congratulations ulit, sir. Okay. Thank you po. Okay, thank you. Bye. Mga kaibigan, si Mr. Ramon Jacinto, mas kilala sa pangalang RJ Jacinto. Magbabalik po kami pagkalipas ng mga paalala. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang isyu, hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid Joey Falcon sa 8 Derecho Lunes ng Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network ang himpilan ng bawat Pilipino. 8Tribe Media Group Incorporated. This is 8Tribe TV. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing isipan ako, ni Yusef, ayoko silang maawa eh. Laging lola ko, since nawala yung mami ko, sanayin tumay yung nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, aawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng NeoZep! Love ones ko, di maahawa. More of my ginhawa stories sa NeoZep Facebook. Trust in quality healthcare. Yung love yan. My God, that's Jason Bourne. Why would he come back now? I know who I am. I remember everything. Remembering everything doesn't mean you know everything. Tell me. The world is at war. We need the perfect weapon. Heart to Heart. Mga usaping mula sa puso para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi handang dumamay. Ano man ang inyong hinaing sa pag-ibig, Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 8Tribe TV, hatid sa inyo ng 8Tribe Media Broadcasting Network. Mula sa puso ay tunay nga ganyan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8Tribe Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Inihahandog ng DZRJ, 8Band at 8Tri Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso. Ang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso. Ocho Diretso. Eto na! Eto na! Eto na! Excuse me! Tuloy po tayo. Balik tayo sa 8 Diretso. Oras natin 27 minuto makalipas ang ikapat ng hapon. CPMD sa shift 4:27 na po. Kalating oras na lang. Mag-imbita pa ba tayo? Ay, pwede. Kasi may mga pumapasok na na text. Anyway, may mga pumapasok tayong text messages pero mag-imbita pa rin kami. Inaanyayahan po namin kayo na mag-text sa amin ng mga komento. Weekend na eh. Weekend. Kailangan tapusin na natin ngayon. Tama. At mag-text lamang po kayo sa 0917-798-8910. At kung gusto niyo po kami makausap, ay tumawag po kayo sa 412-0288. Samantala, Supremo, kanina nabanggit niyo yung billion-billion. Oo. Ito lumalabas dito, may article time nakuha, na ang kabuang utang ng Pilipinas ay aabot na sa mahigit 75 billion. Oh, sa? 75 billion. 75 billion. Billion. Ang utang ng Pilipinas? Yes. So ito ay ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, ang dahilan kaya't wala sa kanilang plano, ito pakinggan mabuti, wala sa kanilang plano, ang mangutang ng pondo sa mga dayuhang financial institutions. Sakali anyang mangailangan ng dagdag na pondo ang gobyerno, maaari rin silang mangutang, subalit sa mga banko o financial institutions lamang sa loob ng ating bansa. Gayunman, sinabi ni Diokno na bukas ang pamahalaan na pag-aralan ng pangungutang sakaling mayroong mag-alok ng pautang sa mas mababang interes. Aabot sa 3.3 trillion pesos ang binihinging budget ng Duterte administration para sa 2017. Yung nakalipas nga, maabot sa 6 trillion eh. Correct. Alam mo ang kagandahan dito, pag nangutang siya dito lang, kumbaga sa ngayon, wala pa silang balak talaga mangutang. Oh. Pero kung sakalingan mangungutang at kailangan ng pondo, dito lang sa mga lokal na banko. Mas maganda, iikot lang ang pera sa loob. Sa loob, at saka hindi masyadong matindi ang interest. Kaya nga. At sabi nila, bukas sila, kung sakaling, alam ba, galing sa labas ang utang, mapapautangin ka. Pero mas mababa interest, baka po pwede tayo ron. Pero tinan mo itong purpose na ito, ha? Nagkaloko-loko. Ang dami pala naka-inbox sa mga banko na hindi nawi-withdraw ng mga tao. Kakita mo na. Alin sa dalawa, siguro hindi nabibigay ng impormasyon ng mga tao na kayo ay kabilang sa purpose. Nakatenga lang, ate mo, ha? Aabot sa 6.39 billion piso. Ang pondong ginamit ng mga nakarang administrasyon para sa conditional cash transfer o yung tinatawag na four-piece. Dalawang tawag dito eh. CCT at saka four-piece. Saka four-piece. Ang hindi pa naliliquidate ayon sa Commission on Audit. Ayon sa ASIA, kabilang sa mga unliquidated funds ng CCT ang mga naipamahagi sa mga mahirap sa pagitan ng 2008 hanggang 2015. Pero ayon po sa COA report, nasa 1.579 billion ang hindi nagagalaw at nakatenga lamang sa isang bank account. Aba. Ha? Bakit kaya? Nagit sa kalating bilyon, ha? Hindi nagagalaw, nakatenga lamang sa isang bank account sa Land Bank of the Philippines. Naku, hindi kaya ito eh. Alin sa dalawa? Oo. Ito'y pinabayaang matenga, hindi ipinalam doon sa mga na pinaglalaanan para ito'y tumubo ng tumubo. Hindi, marami kasi ang isip ko eh. Kung ito'y nakatenga, siyempre tumutubo ito, di ba? Eh, billion piso ito. Magkano ang interest? Malaki. Sa isang taon, ipagpalagay mong 3%. Pinakamaliit na yun ang interest. Billion ito eh. So kung ito'y nakatenga ng simula nung 2008, ang laki na nito. Ang laki na kinita niya. At ayon po sa COA report, hindi nga ito nagagalaw. Mayroon namang 400,000 accounts. Na binuksan para sa mga mahirap na benepisyo pero hindi kinukubra ang pera. Taba, so pa rin yung deposit? Naka-deposit pa rin. So ito ay pinagkakakitaan na naman.
Para sa 2015, nasa 22.28% lamang ng 562 million ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Ang naturang proyekto ay pinangasiwaan ng DSWD at ang bahagi ng pondong ginamit dito ay mula sa mga foreign loans. So itinengga. Dalawa na yan. Noong nakarang taon, sa ilalim ng Administrasyong Aquino, nasa 7 foreign loans na umabot sa 90.03 billion ang inutang ng Aquino Administration upang pondohan ang 5 proyekto kabilang na ang CCT program. Nakita mo na. Kaya hindi ka magtataka rito na $75 billion ito, ha? Ang utang ng Pilipinas. Kita mo? So, 75 billion multiplied by 47.10 na po yata. Oo. 0.15. So, yan, ang utang ng Pilipinas. Ang pinagtataka ko, bakit nakatingga yung CCT sa bangko? Hindi lumalabas ba, siguro niyan, pinatutubuan pa nila. Hindi ba ito ipinaalam doon sa mga, yung mga tatanggap ito? Hindi lang yun. Yung mga ilang libo yung pinagbukas nila na account? 400,000. 400,000. Yan ba eh, warm bodies? Kaya nga eh, baka mga diba? Pangalan yan kung ano-ano na lang. Hindi masabi yun. Ay kasi kaya, kung ipinagbukas nila yan, ibig sabihin yung debit card, ibibigay nila doon sa... Makakarating doon sa kwan. Sa pinagbuksan nila. Pinagbuksan nila. At yun tao, pagka binigyan mo ng debit card, kagad pupunta sa ATM machine niya. Alam na niya, kung buwan-buwan o linggo-linggo, magwi-withdraw siya ron. Ay bakit nakatenga ron at walang kumukuha? So, kaya nga. So yan ay tumutubo. Tama. Sa yung, land bank, di ba? Oo. Oh, yung isa pa, laki ha. Ang laki ng halaga ng isa. Mahigit 56 billion, tumutubo pa rin yun. Government bank and land bank eh. Aba, saan napupunta kaya ang tubo? Hati-hati tayo. Ayan. Report muna. Grupo ng Prites National nagtayo pa ng housing project sa mga residente sa Iloilo na sinalanta ng nagdaang bagyong Yolanda. Reparer, please come in. Joey, may git sa isang taong housing project ang inisyal na itatayo sa bansa ng isang grupo ng British National para sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda halos 3 taon na ang nakakalipas. Katunayan, may 20 units na ng housing project ang simula ng itayo sa Barangay Kapinyahan sa Lemery, Iloilo ng Greg Sickle Foundation of the Philippines sa rin ng Central Philippine University. Ayon kay Greg Sickle, ang founder at chief executive officer ng foundation, bukod sa mga matitibay na proyektong bahay, plano din ng foundation na magtayo ng state-of-the-art na multi-purpose training center na pagbibigay ng skill training at livelihood project para sa mga beneficiaryo. Nagsimula itong proyekto, itong Build a House, Build a Home project ng Greg Sickle Foundation sa Pilipinas ng mapabilang sa mga sinilanta ng bagyong Yolanda noong 2013. Ang magkahanap ng kaibigan ni Greg Sickle sa Lemery, Iloilo. Samantala, Joey, patindi na napatindi ang malakas na buhos ng ulan dito sa ilang bahagi ng Quezon City. Aba. Particular dito sa may Commonwealth Avenue, no? Kalina pala pa ito, pero patuloy ang malakas ng buhos ng ulan. Doon sa mga motorista siguro, pwedeng maghiray-hiray lamang ng kanilang pagpapatakbo dahil napakadulas na ng lansangan. At kung magpapatuloy pa ito, Joey, yung bahagi ng Quezon City Elliptical Circle, may mga pagbaha dyan, ano? Maging dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, ay asahan na tataas ang tubig pa kung sakaling magpapatuloy itong buhos ng ulan sa kasalukuyan. Pero dito sa Rodriguez, wala pang ulan dito, ha? Wala pa ba dyan? Wala pa. Oo, kasi itong kalagitnaan ng Commonwealth Avenue, matindi na. Pero kanina, no, kasi binabaybay ko itong kapal ng Commonwealth Avenue, yung parte ng Quezon City Elliptical Circle, wala pa. Pero nakailang minuto pa lang nang dumating ako dito sa may kalagitnaan, nang Commonwealth Avenue, abay matindi na ang buhos ng ulan, Joey. Yan ang tinatawag na pulo-pulong pag-ambon at pag-ulan. Oo, sana huwag na magtagal. Dahil pag nagtagal ito, asahan mong ma-stranded at bumagal yung takbo ng ilang mga sasakyan, lalo sigit dito sa mga ilang lugar sa Commonwealth Avenue na binabaha kapag may ganito mga pag-ulan, Joey. Okay, maraming salamat, Reparer.
Okay, ito si Ray Ferrer ng DCRJ 810, A-Tri Media, ang ipilan ng bawat Pilipino. Si Ray Ferrer mula po sa May Commonwealth. A-Tri TV. 36 na minuto makalipas ang ikapat ng hapon. 6 PM, Sands at Black, 4:36 na po. Nakita mo ba sa Facebook yung mga larawang kumakalat? Yung kumakanta si Dilima doon sa loob ng Bilangguan, sa recording meron. Artist, recording studio ni ano ni... Pati ni ano, sinto, Kulangko. Kulangko. Kulangko, Kulangot. Kulangko. Ah, Kulangko. Ah, Kulangko. Kulangko. Oh, pero mo kumakanta pa si Ron. Kita mo yun. O, tapos sabi niya, hindi niya alam. Baka kaya ayaw ipalipat. Ayun. Kaya, tapos sabi niya, hindi niya, pa, sabi niya, hindi niya alam. Okay, tama na. Oh, ngayon, kumakanta pa pala si Ron. Bakit hindi niya pinatanggal yun noon? Ibig sabihin na si Hans, ya? Maganda sound system. Na may recording doon, na may recording may studio. May echo kompleto, ano? May reverb. Pasa muna tayo. Oh. Ito, galing okay. Kay 3642. Para everybody happy, palitan na lang ng pangalan ng South China Sea or West Philippine Sea ng Henry Sea, Han Sea, o Tessa Sea. Total sikat ang SM Group sa China. Uh-huh. Nung una, pinagtatawanan bakit ang daming generator ng mall nila sa China. Mm. Nung nagka-brown out sila lang ang may kuryente. Uh-huh. Totoo yan. Uh-huh. Ewan lang kung may endo din mga workers nila dun. At galing kay JM Pabular. JM, magandang mag-research si JM. Ito naman. Sa inyo silang kayo ha, kung mag-break na tayo dahil nasira na yung oras namin. Ito galing kay 3642. Okay. Ay, naku, si Amboy FBR pala ang ipadadalang negotiator sa China. Oh, yan nga, pinangalanan ni Duterte. Hindi siya marunong mag-Mandarin. Mm. Lalo lang gugulo tabakuhan. Bolan, huwag yan, baka mabenta buong bansa. Dapat si Mr. Shuli na lang ipadala sa China. Mapapacify niya mga Chekwa. No. Bigay dami siopaw at hopya na may gayuma. Yung tatay ni Jun Urbano gumawa ng pelikulang Genghis Khan noong 1950s, first Pinoy film na sumikat sa mga US theaters. At galing ulit kay JM. Ayong si ano, si JM Pabular. Si Albano yun eh. Bagaling din na director yun. Salamat JM. Siya nagpasikat nun yung Mandarin. Tama. Ito namang isa, 92, galing kay 9239. Kung ikaw ay isang opisyal ng Republika at gumawa ka ng sex video, at ito ay nagkalat, dapat ka ba mag-resign out of delikadesa o syado na makapalambalat mo? Dilima. Oy, kumakanta yan sa loob ha. Ng Bilibid, sabi nga nila, ano yon yung mayroon tawag sila eh, Bilibid Talent. Bilibid Got Talent. Oh, Bilibid Got Talent. Ayun, Left, galing kay 9239. Sabi ni ex-DFA Secretary Del Rosario, dapat sabihan ni Digong ang China na umalis na agad sa mga pinag-aagawan na teritoryo. Ang galing niya magpayo, umuusok na nga sa galit ang higante mong kapitbahay sa'yo, tapos aasarin mo palalo. Eh kung pinaalis ang 1 million na OFWs natin na may magandang trabaho sa China, Hong Kong, Macau, Taiwan, makakain ba ng mga pamilya nila yung American accent at green card ni Del Rosario? Green card holder yan, di ba? Kaya laging nakabuntot yan sa Amerikano eh. Yun nga na kaya nag-file agad ng kaso eh. Oo. Imbis na itulak yung bilateral talk. Nagpunta agad ng Amerika at nagsumbong. Nagsumbong, kaya sabi ng Amerikano, file mo. Kaya doon naman nagtampo ang China. Parang bang sinabing, bakit hindi muna tayo nag-usap? Nag-file ka agad ng demanda. So sa kanila nagtatampo ang China, hindi kay Duterte? Hindi, siyempre. Pinupuro nila si Duterte Kaya nga tuwan-tuwa inantay kaya nila to. Pinupuro nila si Duterte dahil may hinahon daw. Biro mo, no, Supremo, napaka-ironic talaga. Kung sino pa itong nakikita nating arrogante. Parang arrogante. Siya pa itong napaka-mahinahon. Diba? Pero kung titingnan nun, talagang matang di ba? Kaya nga At ang disente. Ayun. Daw. Ito, disente. Di ba? Disente daw si Pinoy. Ayun ang, di ba, no? Ito, galing kay 3642, si Conchita Carpio Morales ay super close friend at kaklase ni Binay noon sa UP. Kay Carpio walang kaibigan. Idol ko na talaga siya kahit mataray ang dating. Mm. Kamag-anak din pala ng Duterte. Kamag-anak din nila Hubert Webb kaya na-equip.
palitan lang ng T ang Binay, eh, Bitay. Bitay na. Alin ka ikaw, JM, eh? Okay, ah. JM Pabular. Diba, no? Ulit, ito ulit. 3642, mga idol, rock and roll, Islamic justice po ang estilo ni Duterte. Mata sa mata. Makukuha mo ang para sa'yo, ika nga. Taas. Matagal na killing fields ang Pinas. Ano gusto nila? Samantala, ito ay galing ulit kay 9239. Nabuking na, nagkita sila Robredo at Andy Bautista. Oh. Buti na lang na videohan. Tapos palusot nila ay party daw yun ng may 13 na tao at di daw sila nag-usap. Sino ang inuuto nila? Eh ang classroom nga may 15 na estudyante. 30 lang sila sa party, di pa sila nakapag-usap. Akala nila tanga tayo. Oh, di ba nga naman nun? Eskwela nga naman, 50 nakakausap-usap. Makakakilala lahat, di ba? Tama nga naman. Di ba? Ito pa. Maganda logic niya. Maganda logic. Ito pa isa. 36 galing kay 3642. Boss RJ, kung wala ka DCC katang rock and roll. Tama naman, blues and jazz. Sana sir, parang awa mo na. Iparenovate na sana ni Duterte ang Bataan Nuclear Power Plant. 200 billion binayad, di man lang natin nagamit. Ilang beses na lumindol, wala naman epekto. Pwede pong gamitin na thorium imbes na uranium. Almost zero pollution po. Sagana po ang mga bundok natin ng thorium. Pwede pa pong mass export. Ayan, mass export. Ayan, galing kay JM. Lumindong nga naman. Wala lang. Nasira na yung sa Baguio, yung kumuhing hotel. Nakatayo pa rin. Nakatayo pa rin siya. Nga naman, matibay ang patakagawa. Ito pa isa. Boss RJ, sana ipayo mo kay President Rodi na gumamit na tayo ng incinerator para masolve na nating matinding problema natin sa basura. Norway po, pinakamalinis na bansa sa mundo. Incinerator nila nagagamit din energy. Sa Hong Kong, karamihan lease lang lupa. Kaya genius yung business island ni RJ. Magtatag din sana ng Foreign Direct Investment Agency para tumutok sa FDI. Gamitin natin mga embassy para mag-promote ng tourism na investment enterprise. Gawin ng visa-free Pinas sa 100 countries. Tulad sa Indonesia. Ay, ito'y galing ulit kay JM Pabula. No, pabor siya. Pabor siya doon sa idea ni RJ, ni Chairman. Tama. At saka JM, totally, narinig mo naman kanina ang sinabi ni Chairman. Ayan, maganda yung panukala mo niya para ratingin natin sa kanya. At saka yan, ha? Kung may sumbong daw kayo, ha? Ayun, sabi ni RJ, kung may sumbong kayo, kapaligiran natin. Dito ninyo isumbong dito at ipaparating natin kay Chairman. Si Chairman ang magpaparating kay Duterte. Ano sabi niya kanina? He reports directly to Duterte. The President. Okay. Sigurado makakarating po ang sumbong. Samantala, may bisita tayo sa linya si Manteddy ng Las Piñas. Ka Teddy, magandang hapon sa iyo. Hello, good afternoon sa inyong dalawa. Teddy, good afternoon po. Hi, kayong dalawa. That's my Ajay. Apo. Alam mo yung sinabi ni RJ kanina, nabanggit ko na yan noong sa programa ni Tita Carmen Ignacio. Before pa siya nanalo, kasi sinabi ko, ang number one iron ore, pinakamahusay, high grade na Pilipinas. Kaya nga po, yun ang gagawin niya. Ngayon, sabi ko, total si RJ naman, meron silang Ramon Jacinto, may steel mill sila. Bakit hindi nila i-revive? Doon pa yun ang mga sinabi. Ngayon, sabi ko, namimili ng mga scrap dito. Tama po. Tapos tinutunaw, nire-recycle. Tapos ibabalik sa atin, finished product. Pagbalik sa atin, mahal na. Oo. Ngayon, tayo, natatanda mo naman, yung MRT natin, LRT, yung release nila, saan galing? Sa China. Tapo. Magkano bili? Dito galing ang bakal, dito galing ang ore sa atin. So, yung tungkol doon sa pabrika ng gawaan ng mga barko, dapat magkaroon siya, magkaroon tayo noon. Tama. Oo. Mga shipyard. Dito gawa yung hanjin, dito, biro mo. Sa Subic. Sa Subic. Ang daming Pilipinong magagaling ng welding. Tama po. Diyan naman ang testa para i-training kung sino man. At number one, madidecongest ang NCR. Yun, maganda road. Opo, tama po kayo. Ito naman ang sasabihin mo. Yung lahat ng tiga-provincia, tiga Cebu ka, tiga Bohol ka, tiga Iloilo ka, tiga ano ka,
Manong, umuwi muna kayo sa inyo, mm-hmm. i-develop natin yung lugar nyo. Tama, tama. Ng pabrika dyan, kayo ang unang-unang magiging empleyado dyan. Yeah, ayun, oo, oh, para hindi diba? Na dadayo ng Maynila. Tama po. Oo, para mabawasan tayo dito. Mm-hmm. Hindi na bibigat ang lupa sa Maynila. Mm-hmm. Tama po, tama po. Wala kayong titirahan sa Maynila, mm-hmm. permanente, at mag-i-squat kayo, hindi pwede uwi kayo ron. Parang meron tayong visa. Mm-hmm. Visa, hindi ka pwede pumunta na Maynila, dito lang. Mm-hmm. Ang barangay, inilagay ni Marcos noon yan para lumiit ang responsibilidad. Mm-hmm. Tama po. Namumuno. Tama po. Ang barangay kasi, kilala mo yung pag may pumasok. Mm-hmm. Ayun nga po ang pinag-usapan namin ni Bernard. Napakinggan ko kayo minsan yan. Oo. Kayo dalawa. Talagang yun ang purpose ni Marcos nung araw. Mm-hmm. Para maliit yung responsibilidad, yung mayor, ang kakausapin niya, yung barangay lang. Oh, tama po. Sa isang lugar, may 10 barangay, mm-hmm. o mananagot kayo sa akin, pag hindi ninyo inayos yan, yung barangay, kakaplasin lugar niya. Mm-hmm. Ang papasok at lalabas ng tao dyan, makikilala, hindi pwedeng hindi. Dapat, dapat. Tama, mm-hmm. tama po. Ngayon, yung tungkol naman sa ating MRT, LRT, maniwala kayo, nandito sa atin yung number one na ano ng bakal. Mm-hmm. High grade. Meron kaming pinaplano ngayon na grupo na may tutulong sa ating gobyerno. Kasi, mm-hmm. natatanda mo yung Germany na itinulong na 2 billion na wala na. Mm-hmm. Uh-huh. Wala na lang na gano'n. Mm-hmm. At ewan ko kung meron na rin kayong nabalitaan na yung gold bullion ng Marcos, balak gamitin sana ni Pinoy at ni Obama dito noon. Mm-hmm. Meron niya nga akong nabalitaan ganyan. So, hindi ko lang alam niya kung sigurado yan, kung totoo yan o hindi. Mm-hmm. Pero ito po ba yung nakadeposit dun sa ano Fort Knox sa Amerika? Oh, yan yun eh, no? Kung ilang gold bullion na ilalabas nila, kasi hindi ka pwede magpagawa ng magpa-imprenta ng pera kung wala kang deposit. Kung wala nga deposito na gold. So, mm-hmm. yung Federal Reserve, ilalabas yan. Mm-hmm. Sino nagpalabas? Yun ang tanong eh. Kasi ang Pilipinas lang, aming karapatan magpalabas dahil sila yung signatory. Mm-hmm. Ang hindi nila alam, hindi na yun ang signatory ngayon. Mm-hmm. So, meron kaming pinaplano ngayon na kakausapin yung signatory niyan mm-hmm. para yung pera na idadevert. Isipin nyo, 3 trillion. Oo, laki ha. 3 trillion dollars po ba yan? Dollars. Ang Teddy, okay. Oh, hindi na tayo mangungutang. Uh-huh. Eh, ang gagamit sana niya, US eh. Kaya nandito si Obama noon eh. Pero yung pong signatory na sinasabi niyo, eh, kilala niyo po? Meron ng, signatory na gagamit niya ngayon. Mm. Ang maganda dito, may dadaibet. Ang plano ha, narinig ko lang to na ang plano, ganito. Mm-hmm. Ultimong ating mga pangangailangan sa kasundaluhan. Uh-huh. Ano, kayang i-deliver na wala pang ano. At ang bayad dyan, mababa lang. Uh-huh. Parang tulong talaga sa Pilipinas. Yan, eh. Uh-huh. At ang meron papel niya na parang tulong si Marcos din. Uh-huh. Any money na nailano sa labas, ang gusto ni Marcos noon pa, uh-huh. Pilipino makikinabang. Uh-huh. Uh-huh. Yun ang kanyang ano, advocacy yan noon pa. Uh-huh. So ngayon, meron pa akong nabalitaan, alam nyo, ano, na merong isang cyclone power na sinasabi na binili ng Germany mm-hmm. na ibalak gamitin sa Pilipinas para may kalaban ng Meralco. Hindi pwede tayong pagtayo ng pabrika na yung Meralco pa rin ang pakikinabangan natin, napakamahal ng kuryente. Sa Germany, ano ang cyclone power? Kailangan mababa. Mm-hmm. Oh, meron pa silang isang invention ngayon na antena lang. Mm-hmm. Antena lang makakapag-generate ng electricity. Mm-hmm. Oo, meron pa sila ngayon. Inaano na namin. Kasi umaattend ako minsan ng meeting ng mga, pwede niyo sabihin ng mga bright boys ng Lasal nung araw na nasa ibang bansa. Mm-hmm. Eh, naku, yeah, napakaganda pong madala na dito lahat sa atin ngayon to. Lina, na mas mababa talaga. Opo, opo, opo. Maganda pong madala na po lahat sa atin. Politika. Opo, opo. Lalo na ngayon. Ang krudo ng Russia, mm-hmm. kung ibibenta sa Pilipinas at papapasukin natin, kung ang halaga rito 50 pesos per liter, kanila 5 pesos, 10 pesos lang natin makukuha. Ganun kamura, no? Ang problema, politika. Tama po. Kasi kumbaga sa US tayo bumibili. Yun. Oh, ngayon, kung doon pala tayo bibili, di wag lang tutubuan ng malaki ng mga nagdi-dealer. Kailangan muna namin maiayos yung kausap namin doon bago namin upuan.
Opo. Yung dapat totoo sa gobyerno. Kasi mahirap naman yung parang buka ka lang ng buka, wala ka namang mapakita. Oo. Oh. Man Teddy, pagka na-plansyan nyo na po yan at malinaw na po yan, kung may proposal po kayo, pwede po natin paratingin kay Chairman RJ. Eh, binabalak na rin naman talaga, kaya lang ay kailangan makipag-ayos muna sa'yo. Tama po, tama po. Opo. Hindi pwede dito eh. Eh, ano po, gawin natin ano to, kami na po ang tulay para makarating. Para sa Pilipinas. Tama yung sinabi ni ano, para mag-decongest. Tama po. Ang number one lang problema natin ng napakagandang lugar, Mindanao. Tama, opo. Ang Mindanao, isang malaking lugar na pwedeng paglagyan ng malaking negosyo, lahat nandyan. Ang problema natin yung peace and order sa kanila. Pero yung pong island, kung mahahakot mo lahat ng armas dyan, at nakikita mo walang armas ang tao dyan, naku, ang ganda ng lugar na yan. Eh, yun nga ginagawa ngayon ng Duterte administration, yung linisin. Malacanang, dyan wala maglagay ng senado dyan. Oh. Kongreso, maganda na yan. Laban na kami dyan. Na po. Oo. Darating tayo siguro ron. Maya. Isipin niyo, 1 month pa lang ha. Wala pa nga eh. Wala pa po. Anong maganda. Oo. Pero yung nakaraang administrasyon, binabalik-balikan yung nakaraan, sinisisi. Ayun dyan. Ay, dito, wala kayong naririnig na paninisi ngayon. Forward. Oo. Kasulong. Kasulong po ang takbo. Tama yun. Inuuna natin yung una. Number one naman talaga ang problema natin, yung peace and order. Eh. Oh. At bumaba pa ang crime index dahil dito sa mga nangyayari sa dito sa kampanya laban sa droga. Yan muna ang una kasi number one yan eh. Tama po. Patitiyuhin ng mga worker mo kung kailangan yung addict. Okay. Tama po. Maraming salamat, Man Teddy. Thank you po, Man Teddy. Okay. Commercial muna tayo at wala na tayong oras. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang isyu. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid Joey Falcon sa 8 Diretso Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8Tri Media Group Incorporated. This is 8Tri TV. G'day, I'm Bored Explorer from Davao City. Did you know that the rainy season also ushers in the season of the mosquitoes? Stagnant water brought by constant LPAs or low pressure areas provide a perfect breeding ground for Calicidae or the Mork. Four, six, seven, piss. Mapicon, what is your emergency? Dengue! Who's there? Kimatiensa po para sa Mapicon. I-test na po kayo. Para sa problema sa daga, ipis, anay at lamok, tawagan ng Mapicon. Informasyon at mga isyung may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Five. Lapid Five, kasama si Percy Lapid. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Inihahandog ng DZRJ, 810 at 8Tri Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. 8 Diretso. Ang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. 8 Diretso. 8 Diretso. Eto na.
apat na minuto na lang. Ayan. Basa na tayo. Ito, galing kay 3642. Minimal budgeting lang dapat gawin ni Duterte. Live according to your means. Ika nga. Ika nga. Masa, malaki budget, mas prone to corruption. Ang BRICS Bank at AIIB Bank ng China papautang sa murang interes para sa infrastructure. Yung po kasing debt-based economy ng IMF World ang ugat ng kahirapan ng mundo. Ayun, totoo ka. Yung IMF na yan, International Monetary Fund. Pinaon talaga tayo, no? Ang mga bansa sa utang sa taas ng interest. Ayun ang trabaho niya. Yun talaga. Yan ang trabaho niya, magpautang at ayan, mag-interest. Parang yung nagpapautang dito ng mga 5-6, yan yun. Pero alam mo, JM, may mga silang, yung iba nga nakaka, minsan nakakaano talaga, no? May mga ibang bansa, nira-write-off nila yung utang. Sana tayo rin, ano? Eh, tayo, hindi eh. Talagang pinapahirapan tayo. Ito galing kay 4545. Tunay na yung ganap na pagbabago na kay tagal na hinangad nitong bansa natin ay mag-uumpisa sa ating mga mamamayan din. Ika nga, kung tamang leader ang mga napipili at kung may disiplina na ang mas nakararami, tunay na malalasap nga yung tunay na pagbabago nitong lipunan nating naging busabus talaga sa mga mabubuting bagay at binulok ng mga kawalanghiyaan ng mga magnanakaw na leader. Salamat at mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Mr. RJ. Donald Aquino from Tondo. Thank you, Donald. Ito naman, galing kay 5735. Bakit po kaya user at pusher lang yung pinapatay nila at hindi yung may gawa para sila maging ganun? Bakit hindi rin napapatay yung corrupt na milyon at bilyon? Malapit na. Punta po tayo kasi kaya nga inuunahan na nila ito. Ito pa. Ito galing kay 1336. Good PM, Sir Joey at Sir Bernard. Ang galing talaga ni Andy Bautista. Star for all season. Nako, alam niyo kaya marami nagbabadali ngayon. Sweldo kasi ngayon na 15. Kaya uwi kayo ng bahay ng maaga, ha? Ayan. At batiin ko lang yung mga nasa ibaba. May isa pa palang pumasok. Sige. Galing kay 4545. Patunay lang na yung natapos na rehime ni Pinoy alias Boy Sisi, tunay na naging gobyerno pa din ng mga kahayupan at talagang ibinaon sa illegal na droga itong lipunan natin. Ang saklap pa naging protector pa si Boy Sisi ng mga dorobong politiko at mga gabineteng tunay na mga adik sa paggawa ng mga kawalanghiyaan. Kanaman, katarungan ang sigaw nitong bayan natin binaboy ng mga di-animal. Thank you at more power po galing kay Donald Aquino ng Tondo. Maraming salamat, Donald Aquino. Thank at yung you, mga ayaw, magbago ang ating gobyerno, ayun, panayang kontra ngayon sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Lalo na ito si De Lima. Wala nang ang nagawa at sa kanya lumalay ang droga. Ngayon, panayang sisi. Patin ko lang si na Maylin, Bianan, si Romar, Makalso, si Giselle, hi, Giselle, at saka si Marie. Si Bob. At si Bob. Lahat yan, ha? Ayun. Okay, naku, isang minuto na lang, paalam na paalam tayo. Paalam na tayo. Ayun na nga. Maganda. Sarap pa sana eh. Sarap sana, talaga. Oo. At nandito na nga po ang pagbabago. At muli po, patuloy lamang po tayong manindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali at ipaglaban ng tama. Ako po, si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan. Maraming salamat po. Hanggang sa Lunes po muli. Dito lamang po, sa Ocho Diretso, wala pong kompromiso. Sa pangalan ng aming chairman, si RJ Jacinto. RJ, good luck! Congratulations, sir! Sana matupad yung mga pangarap natin. Ako po si Joey Falcon, nag-iwan ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Antabayan na ng susunod na paratuntunan. Ang handa pina. Biyernes. Biyernes, handa. Hindi. Sir Chief. At? Si Sir Chief. Sir Chief on duty. Okay. Reporting for duty. Ayan. Kasama po ninyo si Chief. Congressman Samuel. Sami Pagdilaw. Pagdilaw. Kaya pong salamat. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue. Hihimayin ng